First thing first, mga love. So bago tayo alis ng bahay kasi mainit po ngayon, ilabas na natin yung ating mahiwagang malunggay para naman mainitan siya, mga loves, no? Kasi meron po akong lalakarin ngayon. So tara, pasok tayo sa sasakyan kasi para makaalis at makabalik agad tayo kasi magluluto tayo. Obviously, meron tayong bibilhin for Tommy. So bago tayo alis, magalepe-lepe-stick muna tayo. Magalepe-lepe-stick para naman hindi tayo loose pad or maitim yung ating suwang. Suwang ba yan? Lips pala o yung ating wait. O diba? At yung pag-andar ng ating sasakyan, mga love, sinasabi na flat daw yung ating ilong o gulong pala. So ngayon, meron tayo dito ang measure para sa hangin. Lubat pala ito, mga loves. Walang battery. So kaya ngayon tinitignan ko kung alin ba yung gulong na flat. So tinitignan ko dito, hindi ako sure kung alin ba dito. So ngayon hindi talaga gumagana yung ating pang measure. So pumasok ako ulit sa bahay. Nakita ninyo kanina, aalis sana ako kasi bibili ng broccoli rub at saka meat para may makain si Mr. pagdating galing trabaho. So ngayon, yung sasakyan ko is flat. You know, alam ko naman kung paano maglagay ng ano kasi meron kaming compressor. At ito siya is ano siya, ilagay mo lang siya sa ligid, sa gulong, malalaman mo kung ilang numbers yung hangin na sa loob. Patay man ito, mga loves, hindi gumagana. So ngayon, hindi ko alam kung paano. Na-open ko siya kanina pero wala akong extra na battery para sa kanyan. So ngayon, dahil hindi tayo nakapag-ano, pagdating ni Mister, masasad yun kasi walang, ano, promise kasi ako, guys, na bibili ako ng broccoli rub, no? Broccoli rub para sa kanya. Kaso hindi ako makaalis dahil sa sasakyan. Meron namang isa sasakyan doon, ayaw akong gamitin. Sabi ko, ay, ginoo ko, mag-ano na lang ako nito, oh. Ito na lang yung ano, dagdagan ko to, mga loves, to. Tara, dagdagan natin yan, punta tayo sa labas. Si ito lang sana, at saka, ibigay ko sana yung mga natira doon. Pero ngayon, dahil wala tayong broccoli, pakain natin kay Mister, no? Mag-adobo tayo. Ngayon, kunin na natin itong ating, ano, kunin na natin yung kung anin yung pwedeng kunin para meron tayong madagdag, no? Dagdagan natin yung ipakain natin kay Mister. Ano yun? Ah, may nagkakat ng damo. Yan ito. Gumiginaw na, mga loves. Alam niyo, hindi na talaga siya masaya. Yung makikita kong hindi na masaya yung ating mga pananim dahil sa ginaw. You know? Hindi masaya ang ating mga gulay. Iwan ko na lang si Batman. Yan. Dahan-dahanin na lang natin itong kunin kasi parang hindi naman lang maano. Look, andito sa taas. O, hindi ko maabot. Oh, nahulog. Nahulog si Dudong Sitaw. Hindi na yan lalaki, mga loves. Halatang-halatang hindi na lalaki. Parang nawala ng sustansya. Dahil sa ano, nafe-feel ko na hindi na masaya. Ito din, oh, hindi ko abot. Kaluka man ito, eh. Ang hirap nito. Ang hirap. Ito, kunin natin yan dyan. Oh, sus, nakuha gamay man din eh. Yayay. Oh, dada. Ito din, mahaba na. Mahaba yung isa. Ito, kunin na ni datin to. Diba? Kamatis, walang katapusan, mga loves. But forget about kamatis. Ano? Ano pa? Ito. Alin pa? Ano ito? Teka muna, be. Ito. Mga kamatis, masarap na ito, kamatis. Lagyan ng kamatis. Yung kamatis kinain, oh. Ay, meron pang isa dyan, oh. Dito din, oh. Ang saya pag may gulay yan. Lagi kang... Hala, meron dito malaki. Hindi ko nakikita. Ay. Ang tataba. Kailangan talaga siyang tignan, mga loves. Pangit talaga.
At so ngayon, nakapaglinis na tayo ng ating gulay, ready na tayong magluto. Kasi si Mr. tumatawag na, kausap ko siya ngayon mga labs. So nagmamadali ako kasi po, hindi po masyadong malayo yung trabaho niya ngayon. At para pagdating niya sa bahay, meron na siyang makain agad-agad, hindi na siya mag-snack-snack. So ngayon, lulutuin natin yung ating sitaw, kasi yun na lang yung maibigay ko sa kanya po. At buti na lang, nag-defrost din ako ng chicken, no? Kasi sabi ko nga, hindi tayo nakalakad. So, pumunta na lang ako sa basement, naghanap kung anong dapat kainin. At alam nyo naman yung ating basement, ang daming pwedeng kunin para kainin. At ito na yung ating adobo, mga loves. Adobo lang muna yung ating ihahain kay Mister. Hindi naman ito palagi, no? But anyway, so ito lang yung pagkain na maiambag sa kanya. Pero yun, masaya naman siya. Ito yung mga plating ko ngayon para sa kanya. So ito yung dish niya. Wala kasi siyang kain, mga loves, the whole day. Ano na ngayon, 5:45. Look, umalis siya kanina ng bahay, walang kain. So yun, marami. At saka kung gusto pa niya, balik dito siya, mga mainit na ito. So yun, ito din time. Tapos na po kaming kumain kani-kanina lang. And pasensya na kayo sa aking ano, kasi alam nyo na. So, tanongin natin si Mister if he likes the, ano, he likes the string beans. Hello, dear. Do you like the string beans? Yep, the string beans are good. Even the sauce is good for the rice. I didn't have to put something extra on it. Okay, then. So, we're gonna say bye-bye na to the vlog. Bye, guys. Bye. Thank you for watching. Do you have a headache? I do one. Do you want me to give you some medicine? No. You sure? Yeah. Okay. You're crazy. Do you want water? You want water? Hold on. Let me put this battery first. Anyway, mga loves, bye! Ito na naman tayo, mga loves. Luto-luto tayo ng buwan sa labas. Luto tayo ng dain. Daing po yung lulutuin natin, mga loves. Tuyo or daing? Parehas lang ba yun sila, mga loves? So, ito sa ilang. Ito yung lulutuin natin. So, yun, mga loves. Tinitignan ko lang itong ating daing or dried fish na nabili, no? Dahil po ay matagal na po ito sa refrigerator. Hindi yun matagal. Mga 3 weeks sa refrigerator. Dapat naka-freezer po ito at hindi ko na dapat ilagay balik sa freezer kasi na-defrost siya noong binili ko sa Asian store, sa Food Bites, and then hindi, na-defrost siya sa sasakyan dahil mainit ang sasakyan. So, ito na yun mga loves. So, kailangan na natin siyang ilagay sa mainit na oil. At of course, dito tayo sa labas, no? Dahil, kahit wala si Tommy sa bahay po, inano ko na agad siya, dito na sa labas talaga ko na siya niluluto. Kasi talaga yung amoy niya, no, dumidikit. Kahit yung ulo ko ngayon, yung buho ko, as in amoy, dried fish po talaga. At saka pati sa mga couch, sa mga cortina, dumidikit yung amoy niya. At si Tommy talaga, sa mga nagsasabi na bakit naman no ang arty, wala pong problema si Mister, mga loves, na sa loob ako ng bahay magluto nito. Kaso, you know, tayo na lang yung ano, musabot, no, kung sa Bisaya, kita na lang yung musabot sa atong bana. Kahit ako, ayaw ko magdikit ang amoy sa kortina. Nag-alala ako dito, baka yung kapitbahay, no, makaamoy. May nangyari kasi sa akin, mga loves, doon sa isang bahay ni Bianan. At saka, you know, maraming tao doon kumpara dito. At naranasan ko talagang magluto sa harap ng bahay. Mayroong grill doon sa harap ng bahay nilagay. So, kaya ganito ako, panic ako. Tingnan mo nga ako yung reaction ko. Ano ako, baka maamoy ng mga tao. Sobrang strong pa naman yung amoy nito. Ano din kasi yung kapitbahay namin doon sa harap ng bahay, may attitude ba? So kaya yun, napasigaw talaga siya na, ano yun, amoy, baho. Alam kong maraming nakarelate nito sa akin, yung mga may asawang afam, or yung mga OFW na nagtatrabaho at na-miss yung pagganito luto. At yung mga Pilipina naman na nakapangasawa ng ano, ibang lahi, maraming nakaka-relate ganito at meron ding makapag ano na proud na talagang pinayagan sila ng asawa nila. At isa ako doon mga loves na pinapayagan at walang problema. At you know, as a wife, gusto din natin hindi mabaho yung bahay kasi talagang may amoy naman talaga siya. So gawin ang lahat kahit ano yung may kapitbahay tayo sa labas ng bahay, no? Kasi sa pang-amoy kasi nila mga loves sa ibang lahi is talaga ito yung pinakamabahong
mabahong pagkain. As in talagang mabaho. Yung parang masusuka sila sa baho. Ganyan talaga yung totoo. Kasi iba talaga yung baho nito, promise, para sa kanila, no? O, diba, kita nyo yung mukha ko. Alalang-alala ako, mga loves, kasi yung kapitbahay dumating, galing sa trabaho yung anak. Kung marinig ko sila at makita ko sila, mga loves, alam nyo na, sabihin ko talaga sila, I'm sorry, I'm cooking my dried fish. Ganun lang. Kung makikita nila akong magluluto at meron silang reaksyon, talagang magsusuri ako, mga loves. At saka alam nyo na marami akong naririnig na tumatawag ng pulis, parang imposible naman, no? Yung mga kapitbahay ko dito, hindi ganun. Pero yung pagkapitbahay mo is pangit yung ugali, ay nako, dai, wag na. At alam nyo ba, naalala ko noon ito sa Pilipinas, kapag yung kapitbahay namin magluluto ng ganito, sabi ko, wow, ang sarap naman ng pagkain nila, ulam nila, dried fish. Mabango kasi yan sa atin, mga loves. Yung mga sa bukid, ito na yung pagkatapos kasi lutuin, mga loves, naalala ko yung parents ko, nilalagyan ng kanin yung oil. Doon yung ginigisa yung kanin at saka sobrang sarap, talagang masasabi ko sa inyo. Dito, mga loves, nakikita nyo na nag-aso-aso na siya. Talaga yung amoy niya is hindi ko mapipigilang, nahihiya ako talaga. Nag-pray talaga ako na yung kapitbahay hindi ito maamoy at nasa loob sila ng bahay nila. Kasi usually, yung anak nila kapag dumating galing trabaho, papalabasin yung aso nila, mga loves. So yun, at bakit niluluto ko ito po lahat, mga loves? Dahil po, lutuin ko na sila lahat bago masira man lang, no? At ibalik natin sa refrigerator kasi sabi ko na nga, galing ito sa freezer at nat-defrost na. So ang gagawin ko po, hindi ko po ito sila makain lahat. So lulutuin ko lahat, and then yung makain ko lang is mga probably 3 or 4 nito. And then the rest is ilagay ko sa freezer. Kapag luto na siya, pwede mo na siyang ibalik sa freezer. So, hindi na yan masisira. At kapag gusto mong kumain ulit, ilagay mo lang siya sa microwave. Or kung wala yung asawa mo, lutuin mo na rin din sa labas. Basta hindi lang siya masira. So, kaya lulutuin mo and then ibalik sa freezer para hindi masira. Para makain mo pa, o diba? So, ito yung second batch natin kasi yung nagluluto din ako nito, mga loves, noon dito sa labas. Sabi pa nila, ang dami ko raw niluluto. Yung time na yun, niluluto ko yun siya dahil po meron tayong papakainin na mga kaibigan at dinadala ko yun. Kasi yung ibang tao dito, mga loves, ibang Pinay, hindi makapagluto dahil sa nasa bawal sa tinitirahan nila apartment. So, kaya yon. So, yun yung rason. May mga taong ganyan. At may mga tao din na magluluto kahit sa apartment. Depende na yan talaga, no? Depende na yan sa'yo kung pwede mong lutuin sa apartment o hindi. Depende kung bawal ba yan or hindi. Depende rin din yan sa asawa ninyo kung pinagbawalan kayo or hindi. Pero most of the time talaga, ayaw talaga nila yung amoy, mga loves. Kahit anong gawin natin, huwag makaawa tayo, ayaw talaga nila yung... Ang baho nito, mga anak. Baka ma... Hindi naman masyadong halata na nag-alala talaga ako dito. Pabalik-balik ako doon, mga loves, na nakatingin sa kapitbahay talaga. Kasi po, takot talaga akong maamoy nila ito. Hindi man talaga yung takot. Parang nahihiya ako, mga loves. Kasi yung amoy, lalo na kapag matagal mo siyang niluluto dyan to make sure na para crunchy na siya, mas lalong grabe yung amoy. Talagang ang ano tapang. Diba, luto tayo ng ating... tulot sa labas. Kasi pag sa bahay ito, ilang weeks pa ito bago mawala yung dako. Diba? Taas tiil kung sino yung makarelate nito. Mga OFW dyan, takbo sa labas para doon magluto. Ito, mga loves. O, diba? Ang amoy palang ulam na. Amoy palang ulam na.